Okay, mga farmers, ito yung kulungan ng ating manok. Wala na yung amoy, wala na yung putik. Good morning, mga farmers. Welcome sa ating channel, Ricky Farmers Vlog. So kung bago ka pa lang sa ating channel, mga ka-farmers, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share, at pinutin mo na rin yung notification bell para updated ka sa ating susunod na video. So for today's video, mga ka-farmers, pag-usapan natin yung problema sa ating mga manukan, mga ka-farmers, na kung saan yung mga manukan natin, minsan pag tag-ulan, mapuputik yung kanilang loob ng ating mga manukan, yung loob ng ating breeding pen. Hindi lang mapuputik, mga ka-farmers, minsan yung mga ipot ng ating mga manok mababaho, mga ka-farmers. So sa ngayon, pag-usapan natin, mga ka-farmers, yung ano bang solusyon ng mga ganyang klaseng mga problema sa ating mga breeding pen o kaya sa ating mga kulungan ng manok. So mga ka-farmers, for today's video, kukuha tayo ng pambidings ng ating mga manok. So kasi, mga ka-farmers, mga mag-isang buwan na, lampas na isang buwan, mga ka-farmers, yung palaging umuulan dito. Kung mapapansin nyo, mga ka-farmers, yung aking mga breeding pen doon sa ating mga Rhode Island ay mapuputik. At saka doon sa ating breeding house ng ating mga cover at saka bird ay mababaho yung mga ipot nila. So ngayon, mga ka-farmers, solusyon na natin. Ano bang dapat natin gawin doon para malinis naman yung mga breeding pen natin? Ngayon umaga, mga farmers, maganda ang araw, mga farmers. Ayun. Oh. Ngayon lang to umaaraw, mga farmers, kasi noong nakarang araw, palaging umuulan dito at saka hindi tayo nakakakuha ng ipanampalay kasi hindi nakakabilad yung mga tao kasi palaging ang umuulan. So isa sa mga alternatibo nating solusyon, mga farmers, sa ating mga manukan na hindi mabaho yung ating mga breeding pen, kukuha tayo ng chinsu dust. Ang chinsu dust, mga farmers, ay napaka-epektibo doon sa ating pinakagawing breeding sa ating mga manok. Mga farmers, dito tayo sa bukid. Kung saan meron ditong nagchichinso. Yun, mga farmers. Asya nga pala, mga ka-farmers, papakita ko sa inyo yung lupa na paglilipatan natin ng ating mga manok. Meron tayong tunting area dito, mga ka-farmers. Ito yung area na paglilipatan natin dito. Ito tayo, mga ka-farmers. Palilinisin natin yan. Lagyan natin ng net para hindi makalabas yung manok natin. Ito tapat ng copra dryer, mga farmers. So dito natin ilipat yung ating mga manok. So soon, mga farmers, pag may na tayo, may budget na tayo dyan pag gagawa ng kanilang mga bahay ng ating mga manokan. So mga farmers, punta tayo dito sa ating pakay na kukuha tayo ng chinsu dust. So ito, mga farmers, daming chinsu dust dito. Oh. Yun. Mga farmers. Dami. Mga limang sako to. Limang hanggang marami to. Ito, meron pa dito, mga farmers. Ito, meron pa dito. Ano? At saka madali rin natin i-travel to, mga ka-farmers, kasi may daanan dito. Yun, kalsada papunta sa baba. So ngayon, mga ka-farmers, meron tayong sako. Ipasok na natin yung chinsu dust sa mga sako. Dami, mga ka-farmers, oh. Dami. Mga apat na sako to.
Talagang ganda mga farmers, oh. Ganda ng ano, pagka chinso, pinong-pino. Dito nga pala sa amin mga ka-farmer, itong chinso dust, ginagawa itong panggatong sa bahay. Maganda rin itong panggatong. Yung lalo-lalo na pag may ano ka, may lutuan ka na parang ganyan, parang pugon. Ito yung panggatong mga ka-farmer. Okay. Ay, nakakapagod mga ka-farmer. Meron na tayong isang sako. So, marami pa. Marami pa mga ka-farmers, ilalim. Marami pa to. Okay. So siguro mga tatlong sako pa to mga ka-farmer. Meron pa dito, meron pa dito, meron pa doon. So, pang tatlong sako na mga ka-farmer. So, 1, 2, 3. Marami pa. Nakakahingal mga ka-farmer. Pang-apat na to mga ka-farmer. Pang-apat na sako. Okay, meron tayong apat na sako. So, ihatin na natin to mga ka-farmer ngayon doon sa ating breeding house ng ating mga manok. Pagka-abutan tayo ng ulan. So ngayon mga farmers, ihatin na natin to sa ating bahay para hindi tayo abutan ng ulan. Ayan o. Tapos madali na naman natin ikarga mga ka-farmers kasi malapit lang yung kalsada. Hatid natin mga farmers. Ano ba to? Ang hirap. Farmers, tapos na tayo maghakot ng ating chinso dust. So ito mga ka-farmers, apat na sako. So mamaya update na lang tayo, ilagay na natin sa ating breeding pen yung mga chinso dust natin. So hanggang dito lang muna mga ka-farmers. So ngayon mga ka-farmers, dito tayo sa ating breeding pen. Tingnan natin yung kalagayan ng ating mga
manok na palaging nababasa sa ulan yung kanilang mga sahig, mga ka-farmers. Okay, mga ka-farmers, update muna tayo sa ating mga alagang bird. Sila. Ito mamaya, lagyan natin ito ng chinsudas yung sahig nila. Black astronomer, tingnan natin kung may itlog ba yung bird nest nila. Bugad. Uy, meron isa. Ang laki ka-farmers. Parang ito yung nangingitlog kanina. Okay. Dito tayo sa kabila. Yung mga Rhode Island natin. Buksan natin ka-farmers. Para... Ayun. Yung mga manok natin. Ay! Rhode Island. Ayun. Ang putik ng kanilang sahig, mga ka-farmers. Ayun, no? Basang-basa. Maputik. So, mamaya, lagyan natin to ng chinsu dust para maganda yung inaapakan nila. Yan, no? Ka-farmers, yung paa nila, ang dudumi. Kaya maganda lagyan to ng chinsu dust para yung mga paa nila hindi madudumihan yung kanilang pugad. Ayan ka-farmers, so ang dumi ng pugad. Ayun, no? Dumi-dumi kasi maputik yung kanilang sahig. Okay mga ka-farmers, balik tayo sa ating breeding house. Natapos na natin na lagyan ng mga harang yung gilid ng ating breeding house. So, update natin mga ka-farmers. Ito na mga ka-farmers, nalagyan natin ng harang. Ito, palibot na ito mga ka-farmers. So ngayon, ilagay na natin yung kusot or chinsu dust mga ka-farmer dito sa ating breeding house na gagawin natin dito. Ilagay na natin yung chinsu dust sa ating breeding pen. Dito, mga farmers, at saka dito. Parang kulang yata mga farmers. Mamaya, dagdagan natin ito mamaya. So ang ganda tingnan, no, mga farmers. Ang gaganda ng kanilang beadings. Okay. O, diba? Ang ganda ng kanilang beadings mga ka-farmers. Wala na yung amoy, wala na yung putik. Sarap-sarap nilang maglakad. Hindi na makakadumi yung kanilang mga paa. Okay, susunod naman tayo sa kabila. Mga ka-farmers. Okay, tapos na natin nalagyan mga ka-farmers, tingnan natin. Ganda. Ah. Yan. Wow. Sa loob. Ka-farmers. Oh. Wala ng amoy ipot. Wala ng putik. Yun. Ayos yung ano. Ayos yung bahay na
nalagyan ng bagong biddings. Okay, dito sa kabila, tingnan natin. Okay, sarap nilang maglakad, mga ka-farmer. Oh, malinis na yung paa nila. Hindi na maiiputan yung mga pugad natin. So, mga ka-farmers, doon muna tayo sa ating isang breeding house. So mga ka-farmers, hinihingal ko mga ka-farmers. So nilagay na natin yung mga kapagod, yung mga kusot natin, yung mga chinsudas. So ito na mga ka-farmers. Yun, wala na yung amoy. Kaso yung mga manok natin mga ka-farmers, nagugulat, natatakot. Ito, maganda na ito sa kanila. Hindi na madudumihan yung mga paa nila, yung mga itlog natin. Hindi na madudumihan masyado mga farmers. Kasi hindi na madudumi yung sahig nila. So, okay mga farmers, alabas na tayo. So sana mga farmers, pagod. Daming pawis mga ka-farmers. So sana itong video to nakakatulong to sa ating mga kapwa ka-farmers, lalo-lalo na sa ating mga kababayan na may mga kulungan na napuputikan at mabaho yung ipot nila. So walang problema mga ka-farmers, kusot or chinsudas lang pag wala tayong ipanampalay. Okay mga ka-farmers, hanggang dito na lang ating video. Sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe at mag-like and share, at pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka sa ating susunod na video. So maraming salamat mga ka-farmers. Bye-bye.